Sa isang pahayag, tiniyak ni dating Senador Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na magkakaroon ng murang bigas na hanggang 20 pesos ang presyo kada kilo. Ayon kay Marcos, ito ang kanyang unang gagawin sa unang taon ng kanyang panunungkulan kung saan maglalaan siya ng subsidiya dito. Para mangyari ito, ayon sa dating senador, ipag-uutos niya na magkaroon ng inventaryo ng ani ng palay sa Pilipinas. Kasunod dito ay maglalabas siya ng isang executive order para atasan ng Department of Agriculture at National Food Authority na bilhin ng pamahalaan ng lahat ng aning bigas ng mga magsasaka. Sa kanyang online program, sinagot naman ni Vice Presidential Candidate Davao City Mayor Sara Duterte Carpio ang ilang katanungan tulad ng kanyang plano sa healthcare system ng bansa. Ayon kay Mayor Inday Sara, nais niyang makita ang full implementation ng Universal Healthcare Act at madagdagan ang tinatanggap na benepisyo ng healthcare workers. Simulan ang usapan tungkol sa benepisyo at pagtaas ng compensation ng ating mga healthcare workers para mainganyo sila na dito na sa Pilipinas magtrabaho at wag na mag-abroad. Nasa Cebu ngayong araw ang BBM Sara Unity para sa kanilang kampanya. Ang kanilang pagbabalik sa vote-rich province ay matapos makatanggap ng formal na endorso sina Marcos Jr. at Mayor Inday Sara sa One Cebu Party na pinamumunuan ni Governor Gwen Garcia. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.